na ako pag ganito. Ganyan siya ka, pabebe. Baby! Pero may cake. Baby! Okay, what's up mga beshies for life? Medyo bangang tayo ngayon, ano? Hindi, sobrang inaantok ako, beshi. Pero gusto ko talagang gawin yung video na to na. Wala din kasing ma-upload din siya as soon as possible. Hehe. So, ayun na nga. About to kay Cooper, yung dog ko. Actually, pinakilala ko sa inyo yung dog ko before. Vlog ko na to. Ayan, pinakilala ko siya dyan. Nakala ng lahat. Papakilala ko bilang ako'y buntis. Pero yun, yes. So, hindi ko siya napapakita sa vlog ko this past few days. Nagka-problem tayo. Nagka-anxiety. Kaya, hindi ako masyadong nakapag-vlog. And hindi ko siya masyadong napakita sa inyo. Pero sobrang love namin si Cooper. Yung naging stress reliever ko nung time na binabasya ko ng mga tao. Yun, siya yung naging stress reliever. Deliver ko that time. Sobrang nalungkot kaming lahat nung nagkasakit siya kasi akala namin, yun, narinig niya siya yan. Sobrang syempre nalungkot kami that time kasi akala namin mawawala na talaga siya kasi pag parvovirus, sobrang deadly disease siya sa mga dog. Parang 50-50 kumbaga. This baby, you got this. Puro suka na siya. And yun, I'm proud to say na na-survive yun ni Cooper. Pero ito muna yung papakita ko yung mga vlog namin na isunod-sunod ko na lang yung mga vlog na yun para mapanood nyo sila. Emotional talaga ako that time. Parang yun talaga yung san ako nasaktan. Gusto niya nang kinakadal siya lagi. Ayaw niyang mawala ka. Kaya hindi ako makatulog ng maayos that time kasi binabantayan ko siya. Sobrang emotional ko din. Like, umiiyak ako kasi feeling ko talaga sobrang hina na niya. Parang gusto kong akupin yung nararamdaman niyang pain that time. Ay, siya ng blood. Nagsusuka din siya, ganyan. Non-stop. As in, the next morning, ipapa-vet ko na siya. Meron kasing vet dito sa amin. Tabi namin dito. Kaya pina-check up ko siya doon. Yan, binigit ako ng gamot. Tapos, 3 days, babalik ulit. Parang ganun. Hey, papunta kami ng vet now. Ayun si Cooper. Guys, so, nandun si Cooper sa loob. Kini-check up pa lang siya. Kasi tinanong sa akin kung pako-confine ko siya. Sabi ko, ayoko muna. Super need na. Doon ko siya i-confine. Kasi wala pa naman doon siyang lagnat so far. Wait ko lang siya. Ako ligo. May ligo ka? Meron na. Wala akong ligo. So, the frogs yate mo, girl. So, help niya daw ako. Magbabayad kami ng patient ko. Tapos, bilhinis kami ng house. Binili ko siyang gamot. Pinapainom namin siyang gamot. Pero parang walang nangyayari. Kasi pala, parvovirus na pala siya. That time din, gusto ko na siyang ipat test sa parvovirus. So, wala silang test kit. Pero kutub ko na talaga na nagka-virus talaga si Cooper kasi lahat ng sign or symptoms ng virus na yon is nangyayari sa kanya. Nabukasan, nung nakainom siya ng gamot, medyo umokay siya. Oh guys, ayan. Medyo okay na siya. And medyo naghintay na siya ng food niya. Look at his tail. Meron na siyang ganang kumain. Pasok mo yun, papasok. Go, go, go. Lagay mo yung tubig niya na. No, okay. Ang inis na. Uy, anong ginagawa mo? Ano yung gutom siya? Ayan, tingnan nyo guys. Ganyan siya ka, pabebe. Ayan guys, di ba napakasarap pa, ano? Pag ganyan na, nag-heal na yung ano nyo. So guys, medyo nawawala ng onti yung pagka-stress ko kasi medyo okay na si Cooper. Kung isang araw pa siya tatumlay talaga. Pero yun nga,
Di talaga din siya kumakain kahapon. Like, straight hindi siya kumain. Dehydrated siya sobra. Ayaw niya akong umalis sa tabi niya. Kasi hindi ako nakatulog. Tapos, hindi naman siya pwedeng mahiga din dito. Kasi, dirty niya. Kasi nagpupupo siya. Thank you, Carlos! Thank you pala. Kasi tinulungan niya ako maglinis sa kwarto ko. Para din malagay ko na din dito si Cooper. Mababantayan namin siya. Ayan si Cooper. Nandito na siya. Para yun nga, makikita ko siya lagi. Nagabi na naman, nagiging matamlay na naman siya. Tapos kinabukasan, sobrang tamlay na niya. As in, pag natawag mo siya, hindi na siya nagre-respond. Kahit ano bang oras na nun, sinugod na namin talaga siya sa vet. Like, pinaconfine talaga namin siya. Sabi ko, ma'am, i-confine na natin siya. Hindi ko gusto yung nakikita lang siya na ganyan. Like, hindi ko alam kung anong gagawin natin. So, sabi ko, pa-confine na natin siya. Pinaconfine namin siya sa holistic animal doctors. Ilalagay ko yung Facebook page nila dito, guys. Tsaka yung mga branch nila, ilalagay ko sa description box. Sobrang laki ng tulong nito kasi sila talaga yung nakapag-survive, nakapagpagaling kay Cooper. Sobrang galing nila. Sobrang bait din ang doctor doon. As in, shout out kay Dr. Maniego. Thank you so much. Guys, so pupunta kami ngayon ng vet. Sobrang hina na ni Cooper. Ayan, hawak siya ni Mommy right now. Kailangan na niyang pa-vet kasi nagpo-poop na siya ng dugo. 3 days na siyang ganito. Harap ng SM Telebastagan. 9:25. Sobrang hina niya ngayon. Medical daw yung status na yun ni Cooper. Pero naiyak na siya ako pag sa ganito. So, andito kami sa vet. 1 week din halos na confined si Cooper doon. And yun, sobrang thankful ko kasi naibalik nila sa akin ng buhay tsaka masigla si Cooper ngayon. Pero still now, isolate pa siya. Kaya yun, if ever dog nyo is may symptoms na ganun, like diarrhea, nagvo-vomit, ayaw kumain, matamlay, ganun, pa-check up nyo sila agad sa vet. I highly suggest itong vet clinic na to. Sobrang, sobrang, sobrang thankful ko na dito ako nagpa-confine talaga. Dito ko kinonfine si Cooper. Nung kami, emergency yun eh. So, tumatanggap din sila dun sa main branch nila. Hi, guys! Yay! I'm so happy! Kaya kami pumasok kasi alam namin tig-tatlo lang yung pwedeng pumasok. At saka, yaw di kami. Mag-stream na kami yan. ikaw? Stream ka? Hindi, ikaw. Hi! Sino yan? Bakit? Ay, bakit low bat? Na-attach na ata doon sa fish na kami. Ibigay po muna kayo ng 1 tablespoon. 1 tablespoon, 4 times a day po. Mm-hmm. Kung di po siya nagsuka, nagtatay. Super, oh. Okay, mag-a po siya. Sa sino po mag-a? Super, baby! Ang po, mag-pupo siya siya. Baby! Pero may cake po siya. Ang ganda lang po, ha? Thank you po. Dinan niyo tayong nilala. Guys, so dito kami nagpaano si Dr. Ian Maniego. Sobrang galing niya. Kala nga namin hindi na mabubuhay si Cooper. Hey guys, so inuwi muna si Cooper. Doon, ang galing ng doctor doon kasi sabi nila yung parvo is deadly. Takda lahat ng mga dog. Pero doon sa clinic na yon, vet clinic, sobrang galing. As in, akala namin mamatay na si Cooper talaga kasi sobrang nangihina na siya. Pero yun, napagaling siya guys. Sobrang galing. Wala lang. Gusto ko lang i-share. I-chance pa ganun kahit mukhang wala na. So yun, yun lang naman. Kailan lang iyak-iyak ako eh. Kasi Cooper, hindi ako ano, sanay. Ganyan talaga si Cooper. Ingay talaga siya, kaya nung nagkasakit siya, hindi kami sanay lahat. Fine, ilang beses?
kumuha ng drinks mo. Ito lang pa yung waffles ko. Ito yung actually akin. Hindi na ako nag-rice ko pa naubos. Yun yung kay mama, binigay din sa akin. Ayan yung lahat ng ina na namin. Meron pa siyang ganito, oh. Meron siyang chips, sarap. So niyang lumabas, kaso bawal talaga siyang lumabas. Cooper! Hi, I'm Cooper. I'm a parvovirus survivor. Cooper Bimi! So yun lang naman. Thank you guys so much for watching this video. Don't forget to subscribe. Yun nga, sana nakatulong tong video na to sa inyo. If ever man na naranasan ng dog nyo ngayon to. Stay strong lang. Huwag kayong papakita sa dog ng umiiyak, beshi. Kasi, ano, paramdam nyo lang sa kanila na andyan kayo for them. Love nyo sila, ganyan, para lumaban sila. Thank you so much. Ingatan nyo lagi yung dog nyo. Thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye guys. Love you. Mwah.